Dinagsa ang ilang opisina ng Bureau of Internal Revenue sa huling araw ng paghahain ng income tax return. Balitang hatid ni Mark Salazar. Mistulang buena mano sa pagpepenitensya ang ilang Bulakenyong humabol sa filing ng income tax return o ITR sa sobrang dami ng dumagsa sa BIR. Wala nang naupuan ang marami sa kanila. Matagal-tagal ding nagtiis na nakatayo sa pila ang ilan. Pero mas gusto na raw nilang indahin ang alay kaysa magpenitensya pa sila sa pagbabayad ng penalty. Hindi na kasi mag-i-extend ang deadline ng BIR kahit na nataon sa Holy Week ang huling araw ng filing. Basta lahat pumasok mga 5 o'clock, entertainin namin. Late na sila, mag-suffer na sila sa penalties. Maaga rin napuno ang tanggapan ng BIR sa Lawag City, Ilocos Norte. May mga nalito pa at kinailangan tulungan ng mga empleyado. Wala pa sa kalahati ang nakapagsumite ng ITR. Bukas ang aming opisina noong Sabado, pero iilan lang yung nag-avail ng pumunta rito. Pero dito sa Quezon City, chill lang ang filing ng ITR. Wala na ang siksikan at mahabang pila tulad nitong mga nakaraang taon. First, the simplicity brought about by train. Second, the reduction of the personal income tax rate. And then third is the ease of having to comply with our tax obligation because most of the transactions, especially on filing and payment, are done already online. Pangamba ng BIR, bababa ang koleksyon ng buwis ngayong taon dahil daw kasi sa train law, hindi na kailangan magbayad ng buwis ng mga kumikita ng 250,000 pesos pababa kada taon. Gayunman, kumpiyansa silang maaabot ang target collection na 2.270 trillion pesos ngayong 2019. Kahit bumaba po ang income tax rate ng individual, we are hoping dumami naman po ang magpapayad kasi mas simplified na po at mas mababa ang income tax rate. Mark Salazar, GMA News.